May kumakalat ngayon, guys, sa social media, especially po sa platform ng TikTok, na itong si Kibuloy daw po, actually nagulat ako pero hindi pa naman to kumpirmado, na itong si Kibuloy daw po ay sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Kumbaga, pumanaw na, patay na nga daw po itong si Pastor Apollo Kibuloy. So yung tanong natin dito, gaano nga ba ito katotoo? Or kung may katotohanan nga ba na itong si Kibuloy ay patay na? Actually, mayroon akong video na ipapakita sa inyo mamaya. Pero ito, tingnan nyo muna itong picture na to. Pastor Kibuloy's death, kakapasok lang ng balita, June 1, 2024. So para sa akin, hanggat walang pinapakitang katawan or bangkay na si Kibuloy ay pumanaw nga, hindi po talaga ako naniniwala. Kasi ito, panood lang muna natin yung video, guys, ha. Panood ko lang muna sa inyo. Pastor Kibuloy's death, kakapasok lang na balita. Pumanaw sa edad na 72 years old ang kilalang pastor ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Kibuloy. Natagpuan nito ng walang buhay sa loob ng kanyang bahay sa Antipolo, Rizal. Depression ang hinihinalang dahilan sa pagkitil nito sa kanyang sarili kuno. Mabilis. Mabilis. Yan. Mabilis yung ano eh. Kita nyo naman. Lagi natin yung isip puso na hindi matutulog ang Diyos. Lagi siya may paraan, tulungan ng mga tao, hinahapi, bla bla bla. Okay. So yun po, guys, yung kumalat na video sa TikTok. Actually, viral siya ngayon, guys. Kasi umigit kumulang 70,000 or 100,000 po yung views ng video. Na kung saan mayroong ibang mga taong naniniwala, meron din namang hindi. Pero this is my thought and this is my opinion, guys. Kasi sa totoo lang, hindi naman ako supporters, diba, ni Kibuloy. Alam nyo naman na minsan binabanatan natin siya. Pero parang ang labo naman na itong si Kibuloy ay patay na. Pero according sa aking analysis, parang itong nag-post na to ay parang sugo ni Kibuloy. Alam nyo kung bakit? Kasi diba si Kibuloy pinaghahanap ngayon ng batas. Lalo pat merong dalawang batalyon doon sa Davao na inilagay ang ating presidente. At alam naman natin na pasok sa banga yun na maaaring isipin ni Kibuloy na ay baka paghahanda na to para hulihin ako. And then sinuko na nga din ni Kibuloy, di ba, yung kanyang firearms na umigit kumulang 19 pieces na mga different kinds of gun. Sinuko niya na. So, para sa akin, ano to moves ninyo na pagmukhang patay itong si Kibuloy para hindi na siya hanapin ng batas? Tapos ano yung next nito? After na ipamukhang yung patay na si Kibuloy, surgery. Ganun ba? Ay, ano to, teleserye? Di ba? Ano to? Teleserye? Telenovela? Di ba kasi madalas na nakikita natin yan sa mga ani, sa mga teleserye na pinaghanap ng batas kuno, tapos pagmumukhaing patay, tapos after magpapasurgery, papaiba ng mukha. Yun ba? Naku po. Mukhang nasisiraan na ng bait kung sakali man. Kasi hindi naman natin alam kung ano yung totoong intention ng nag-post eh. Pwedeng galit talaga siya kay Kibuloy. Kasi hindi naman natin mapiplease yung mga tao, lalo pat sa nalaman natin na itong si Kibuloy allegedly rapist, fraud, coercion. Ang daming kasong pinatong sa kanya. I mean, allegasyon ng rape ng 11 years old. So, hindi natin mapiplease yung bawat utak ng mga tao na posible na nagagalit sila kay Kibuloy. Kasi yung justisya hindi pa nakakamit kasi si Kibuloy nagtatago, di ba? So, maybe itong taong to, it's either na galit or gusto lang mapapansin sa social media or pwedeng sugo ni Kibuloy na pagmukhaing patay, ikalat sa social media. Para nang sa gayon, hindi nahanapin ng kapulisan. Parang magkakaroon ba ng stop
ng ending na ang kwento ni Kibuloy. Parang ganun. Kasi madaming scenario guys na ano eh, na patay na ko, no? Pero ang totoo, buhay pa. Kumbaga pinalabas lang nilang patay. Pero yung iba, nagtatago talaga. Ang iba, umiibang bansa na. Ang iba naman, nananahimik na lang. Yung parang ganun eh. Yung pinapalabas nilang patay. May mga ganung scenario, ha? Oo. May mga ganung scenario, guys. Kaya, hindi ko alam kung ano yung intention ng taong, you know, nag-post nito. Kung intention niya ba na sirain si Kibuloy or for the views, magpasikat, or sugo talaga siya ni Kibuloy para ma-spread yung boses. Kaya nga, ako guys ha, hindi ako, ayoko talaga ng fake news. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa balitang to. Kahit pa man na hindi ako supporters ni Kibuloy, hindi ako naniniwala, no? Hindi pa nga ito nakakabayad ng kasalanan niya, eh. Diba? Hindi ako naniniwala na patay na to. Hindi pa nga ito nakakabayad ng kasalanan niya. Hindi pa nga ito nakukulong, eh. Diba? Wala pa, hindi pwedeng mamatay. Alam nyo guys, matagal mamatay yung masamang damo. Matagal mamatay yung masamang damo. Kaya hindi ako naniniwala na ano, Jesus Kibuloy. Maybe palabas lang nila to. Or bayad yung account na nagpost, yung nagtutroll. Pwedeng ganun eh, kasi mapera naman sila, di ba? Para isipin na, wala na si Kibuloy, tama na yung paghahanap, move forward na. Ay hindi, wala. Hindi pwede yun. Walang mag-move forward. Hanggat walang bangkay, hindi kami maniniwala na itong si Kibuloy ay natagi bumbum. Diba? Kayo guys, maniniwala ba kayo na itong si Kibuloy ay natagi bumbum? At isa pa, diba self-proclaimed God itong si Kibuloy? Eh di ibig sabihin, June 1 namatay siya. 4. After 3 days, mabubuhay ulit si Kibuloy. Anak siya ng Diyos, after 3 days, buhay na naman siya, edi hanapin ulit siya ng kapulisan. Diba kasi yan yung claim niya eh. After Diyos daw siya, so kapag, diba, si Jesus Cristo, after 3 days, muling nabuhay, iba kasi Kibuloy ganun din. So hindi ka pa rin takas sa batas. Kumbaga natigi bumbum ka sa loob ng 3 araw, pero muli ka namang mabubuhay kasi, you know, ang proclaim mo, isa kang son of God, appointed son of God, para magkapatid kayo ni ano, ni Jesus. Kaya, grabe yung pambabastos talaga ni ano, ni Kibuloy sa ano, sa poong may kapal. Wala pong makakatumbas kay Jesus. Wala, kahit sinong tao dito sa mundo, wala. Kasi, siya lang yung katangi-tangi na naglinis, bukod-tangi na naglinis ng ating mga kasalanan. Hindi dahil sa kanya, madumi pa din tayo hanggang ngayon. So anyway, kayo guys, ano yung thought nyo? Naniniwala ba kayo na itong si Kibuloy ay natagi bumbum na or Emmy lang? Pwedeng ganun eh. Pwedeng Emmy root lang nila yan para sabihin na, hindi, wala na, patay na si Kibuloy. Magsitigil na tayo, kakahanap. Parang ganun eh. Parang kakalimutan na lang yung issue. Eh, walang ganun. Hindi pwedeng kalimutan yung issue mo. Magbayad yung may kasalanan. Anyway, yun lamang po guys. At it's me again, si Mimali Shanyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.